sawa ang mga pangako. Yung demokrasya natin eh, demokrasya ang malaking diferensya. Ngunit demokrasya pa rin. Ang mga pangakong laging napapako sa pagtitiwala ay pumapatay. Nakakapagod din ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Napakahirap sa mahirap ang hustisya, lalo't bansa'y hawak lang ng ilan. Nag-people power one, nag-people power two, ang buhay natin. I was named by the Democratic Opposition, which was semi-underground, to help organize the opposition overseas, to lobby in the U.S. Congress and in American society and amongst about 3 million Filipino residents in the United States. Because Marcos was getting his guns, his bullets, and his military assistance and a considerable diplomatic support from the United States of America. So the Democratic Opposition felt that there was a need for us to conscientize the American public and policymakers that in fact Marcos is destroying Philippine democracy, contrary to his claim that he's strengthening the democratic system here. Now, we lobbied in the U.S. Congress first to cut economic aid until we found this almost a near impossible task. And later we shifted our efforts in cutting military assistance. And we did succeed. Initially, we only succeeded to cut 5 million, a half a billion military aid package. And then eventually, as we were able to hone our capacity for communicating with Congress and the American public, we succeeded to cut this in massive volumes. It became a bargaining position, which was taken by the U.S. Congress in relation to the dictatorship. And I believe that on account of this weapon for negotiation, which progressive members of the U.S. Congress had mastered with the assistance of the Democratic opposition overseas, the State Department had convinced the dictatorship to hold for elections and test his acceptability as a democratically chosen leader, which he claimed he was, because he was holding stage-managed election. This was the election of 1986. One of the tools which we have unearthed was the hidden wealth of the Marcoses in the United States. Ang ginawa ko, tinawagan ko yung San Jose Mercury News at ibinigay namin sa kanila yung mga dokumento. At inilabas nila yung mga dokumento namin. Nung nabuo yung paglalabas nila, nung dakong huli, naging sikat sila sapagkat maliit na dyaryo lang yan sa malapit sa San Francisco. Ngunit nanalo ng Pulitzer Prize dahil dun sa pagsisiwalat ng aming mga dokumento. Nung bandang huli, nasiwalat sa buong Amerika yung mga pagnanakaw ng mga Marcos. Nag-people power one, nag-people power two. On the day before Marcos left, we had mounted the largest demonstration ever at the White House at Lafayette Square. Nabuo kaming lahat. Simula sa Hawaii hanggang Chicago at may mga galing pa sa Canada. Binuo namin yung aming protesta. We were telling President Reagan to let Marcos go. Bitawan mo na si Marcos, huwag mo nang tulungan sapagkat si Reagan ay tumutulong sa kanya. Eh, pati na yung kapatid ko ay napatay din. Ngunit yan ay ginawa nila nang may babala sa akin. Nabing hinto ko na sapagkat nakakasakit yung ginagawa namin. Ngunit hindi ko hininto. Kaya't napatay din yung kapatid ko, hinuli ng mga sundalo, dinurog ang mukha. At pagkatapos, pinalam sa buong sambayanan. At si Cardinal Sin pa nga noon ang naglahad nito sa dyaryo at kahit na sa Amerika inalaman. Kaya't yung mga membro namin tumutulong sa aming kilusan, natakot din. Nung bandang huli, nakikiusap na si Imelda Marcos sa amin.
At pinagbigyan ko naman siya, nagpunta naman ako sa aming meeting. At sinabi niya, umuwi ka sa Pilipinas. Tingnan mo kung paano mga pagbabago na nagawa ng diktadurya. Kung allergic ka sa akin talaga, kanya, doon ka sa harapan ng replano ko at ako'y sa likod. O doon ka sa likod at ako sa harapan, kanya. Sabi ko, hindi, balik niyo yung ating mga civil liberties, kako, yung karapatang pantao. Uuwi ako kahit na hindi na ako sasakay sa inyo, kako. And hindi naman nabalik, kaya pinagpatuloy namin ang aming pagtutol at pakikibaka sa kanya. Hanggang sa dumating na nagliwanag na sa publiko ng Amerika na yung mga diktador na ganyan, diktador ng Vietnam, diktador sa Latin America, ay hindi nakatutulong kundi lalong napapalayo ang respeto ng buong sandaigdigan, pati na mga Pilipino sa patakaran ng mga Amerikano. Kaya dumami ang mga Amerikanong pumayag at gustong tumulong sa pagbubuwag ng diktadurya sa Pilipinas. At ganyan ang nangyari. Hanggang sa tayo na rin, nung EDSA, ang nagkaisa at ibinuwag ang diktadurya. Ang nangyari sa kanya ay itinapon siya sa Amerika, binigyan siya ng kanlungan, ngunit hindi na siya binibigyan ng tulong upang may pagpatuloy niya yung kanyang kapangyarihan dito. Nagkaroon pa ng tangkang siya ay bumalik, ngunit hinuli yung mga kasamahan niyang bumubuo ng sindikatong mamili ng baril upang siya ay makabalik nung siya ay napagtabuyan na sa Hawaii. At dahil dyan, dahan-dahan nang naibalik natin ang lakas ng ating demokrasya. Hanggang sa ngayon, meron na tayong sariling mga eleksyong, bagamat may kakulangan, ay eleksyon pa rin. Masyadong napakalaki ang ating inasahan sa reformang agraryo. Ang paliwanag ay 4 taon ng ating pagkakaapi ay dahil sa naapi tayo sa pag-aari ng lupain. At kahit anong bumalik ng demokrasya, kulang pa rin yung karapatang pantaong yan sapagkat yung karapatan sa kabuhayan ay nasa sa kamay ng ilan. Kaya nung buhin natin yung Comprehensive Agrarian Reform Program, akala natin ito na ang huling tanikala upang magkaroon ng mahusay at malawak na kabuhayan sa lahat at lahat ng ating kahirapan, kaapihan ay maaaring matugunan dahil sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Ngunit nung ating ipatupad yung Comprehensive Agrarian Reform Program, ay wala naman tayong sapat na kakayahan doon sa batas na gusto natin makatarungan at demokratiko. Kinakailangan bayaran mo yung lupa, bagamat hindi yung pinakamalaking halaga, kundi reasonable halaga, nasasamsamin mo at ipamimigay mo sa walang lupa. It was marginal, it was piecemeal, it was incremental. And if it addressed a great social problem, I think it has only done so in addressing an expectation or a hope. The intended purpose of turning around the countryside and promoting a level of development and perhaps industrialization was never achieved. It has not been achieved. It is yet to be achieved. Ngunit hindi pa rin tayo natututo. Isang ka nakakita ng bansang katulad natin na nakapagbibilanggo ng isang nagkukulang na presidente. Hindi mo magagawa yan sapagkat nung una, kami ang pinabibilanggo ng presidente. Kaming mga tumututol, nagsasabi ng katotohanan. Ngunit ngayon, dahil doon sa ating demokrasya, yung nagkukulang na presidente, ating inuusig. Kaya malaki pa rin ang kakulangan. Yung isa nga, nakabilanggo, tapos tumakbo, lumabas. Pero talagang ganun, demokrasya yan eh. Paliwan na ganyan. Pag sinabi ng taong bayan, yan ang kanilang pasya, yan ang bayang makapangyarihan. Na marahil, sinasabi nila eh, kulang sa dunong, sa matalinong pagpili ng mga leader. Ngunit, gugustuhin ko na yung ganyan sapagkat bukas eh, it's an open contest of ideas. And for as long as that full transparency and freedom of contest is there, the people may make a mistake, but you can't fool them all the time. The time will come when they will make an intelligent judgment and they will rectify an unjust decision. For as long as you have a system of transparency, for as long as you uphold the freedom of each individual to be able to speak out, there can be temporarily setbacks and manipulations.
But I think the social evolution and the development of a vigilant and a democratic free society will continue to grow. Kaya lang, nababagalan tayo masyado sapagkat kailan pa? Kailan pa? Napag-iwanan na tayo ng panahon. Kahit nag-get sa 3, kahit mag-get sa 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power, tayo ang talo. Hanggat hindi tayo natututo.